Meron po tayo dito dalawang XRM Motard ng Honda. So dalawa po yung kulay nila ngayon, mas maganda kasi dalawa yung pagpipilian yung kulay ngayon. Itong may fluorescent green na kulay, combination ng gray and glossy black. So maganda ngayon mga idol kasi dalawa yung pagpipilian nyo ng XRM Motard. Ito namang isa, ito yung glossy black and then red. Ayan po, may silver din po sa na ano, combination ng kulay niya. Ayan, napaka-aggressive ng design niya. So bakit XRM Motard yung kukunin nating motor? Mas aggressive kasi yung looks niya and then yung gulong po nito pang highway po talaga yung datingan niya. Ayan po, bilog po siya. Maganda to pang cornering, pang highway, tapos naka-mugs po ito mga idol. Ayan, napaganda ng design ng mugs niya. So ito lang naman po yung pinagkaiba sa Motard natin tapos sa DSX. Sa DSX natin mga idol, yung gulong niya, ayan, dual sport. Ito naman na sa Motard natin, ito pang highway po talaga yung datingan niya mga idol. Oh. Napakaganda nito, napaka-smooth nito kung sa highway natin gagamitin mga idol. Ganda rin to sa banking-banking mga idol kasi ayan, oh, naka-mugs na rin siya. Pwede nyo i-convert yan sa tubeless. Kasi ito mga idol, naka-tube type pa po ito. Pagdating sa XRM natin na kategory, ito yung pinaka-high-end na motor nila. XRM Motard. Sa design naman po, napaka-premium ng datingan niya. Napaka-aggressive po. Ayan o, oh, napaka-smooth nito kung sa highway natin gagamitin. Ayan o. Oh. Pagdating naman po sa specs nito, engine type po nito, naka 4-stroke po ito, single overhead cam. Cooling system po nito ay air-cooled. Displacement 125cc pa rin. Bore stroke 52.4 by 57.9 mm. Sa wheelbase naman po nito 1239 mm. Ang length naman po nito ay 1927. Ang width naman ay 817. Ang height naman po nito ay 1045 mm mga idol. Sa curb weight naman po nito, ang timbang po nito ay 106 kg. Sa seat height naman po nito ay 774 mm. Ang ground clearance naman po nito ay 144 mm. Fuel tank capacity 3.9 liters po mga idol. Mas maraming kulay ito si Motard mga idol. Ayan o, napakakapal din po ng body niya. And dito naman sa headlight niya, parang ano na siya, parang CRF150L na siya. May pasungay po siya dito, napakaganda ng design niya. Tapos dito naman o, oh, wow. Ito talaga yung gustong-gusto ko sa XRM natin. Tapos dito, may patulis na po siya dito. Napakaganda po. And then makikita nyo sa headlight nito, meron po siyang, ayan po yung headlight niya. Tapos meron po siyang park light. Ayan po yung maliit po doon. Tapos ito naman po yung high beam, low beam niya. And then sa signal light naman po nito, naka bulb type pa po ito mga idol. Ayan o, kulay orange din po yung bulb niya. So front fender naman nito, itong red and gray. Parehas po sila makakapal. Sa front suspension, napakalapad. Tapos, saktong-sakto lang yung liit niya. Napakaganda ng play niya. Napaka-smooth. And then sa braking system nitong dalawa, naka-hydraulic disc brake, naka-single path piston caliper po siya. Mas makapit yung brake nito mga idol. Maganda dito kasi naka-mugs na po siya. Sa size naman po ng gulong nito, 70 by 90. And then 17 inches po yung laki ng mugs niya mga idol. So ito, naka-tube type pa po ito. Pwede nyo po itong i-convert to tubeless. So mas maganda yung naka-mugs mga idol kasi mas madali lang sa i-convert sa tubeless. Pagdating naman dito sa body design niya, so mas brusko, mas maganda na po yung design niya ngayon. Mas malapad na po siya. Kaya napakakintab po. Ito yung gustong-gusto kong kulay sa XRM. Meron siyang halong fluorescent green na kulay. So, mas maganda mga idol. Tapos pagdating naman sa upuan, ganun pa rin, napakalambot pa rin. So, napaka-comfortable nito sa long distance. Tapos sa handlebar naman nito, malapad tapos mataas. Sa ito sa nagbibigay comfort sa long distance natin na biyahe. So, pagdating naman sa instrument panel gauge nito, maganda dito mga idol, naka-fully digital na po siya. Yung Honda na logo nandito na po sa taas. So napaka-aggressive ng ano niya, design. Dito naman po banda yung susian niya, ignition. So ang kulang lang po dito, wala po siyang gear indicator. Wala po siyang gear indicator. Masasanay din naman tayo kapag nagsiship tayo ng gear, malalaman din naman natin kung anong gear na yon. So sanayan na lang yan mga idol.
So dito naman sa handlebar niya, sa right side, nandito po yung high beam, low beam, turn signal light, at horn. Sa right side naman po, electric start na lang po yung naiwan dito. Maganda po dito mga idol, mayroon pa po siyang kickstart. Ayan po, mayroon pa po siyang kickstart. Tapos yung apakan ng brake natin, medyo classic pa rin. So dito naman po yung brake light tsaka tail light. Maganda dito kasi patulis pa rin po siya. Mas maganda po yung design niya. Tapos yung design ng back fender niya, ayan, mas maganda na rin po. Ito naman po yung tail light tsaka brake light natin. Naka bulb type pa po ito lahat. Ayan, sa braking system nito sa likod, naka hydraulic disc brake din po. Naka single fat piston caliper po siya. Nissin po yung brand niyan. Tapos yung gulong niya sa likod mga idol, ayan, naka mags pa rin. Ang size naman po ng gulong niya sa likod ay 80x90. 17 inches po yung laki ng mags niya. Ayan, napakaganda po niyan. Sa makina naman po nito, ayan po yung design ng makina niya. Ayan, tapos maganda dito, meron na siyang engine cover. Ayan o, plastic po yan. Pero may nabibili naman na ano, metal. Dumako naman po tayo sa Spotcast at installment update nila dito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa DES, Duwixam Incorporated. Ang Spotcast po nila dito ay 78,000 para dito sa XRM motard natin. Start tayo sa regular down payment nito, tapos 15,000 na down payment and then 30,000 na down payment. So start tayo sa 6,000 na down payment. Ito po yung minimum down payment po nila dito. Sa 3 months, 24,867. 6 months, 13,822. Sa 12 months naman po nito ay 7,662. Sa 18 months, 5,606. Sa 24 months, 2 years, 4,578. Sa 30 months, 3,962. And then sa 3 years, 36 months, 3,551. Rebates pa yan ng 200 pesos kung maga po tayo magbayad. Dumako naman po tayo sa 15,000 na down payment and then 30,000 na down payment. Marami po kasing nagtatanong sa akin sa 15,000 na down payment and then 30,000 na down payment kung magkano na lang yung monthly nito. Sa 15,000 na down payment, ang 12 months po nito, 1 year, 6,754. Sa 2 years, 4,046 pesos. Sa 3 years, 3,143. Sa 30,000 na down payment naman natin, ayan, ang 1 year na lang po nito, 12 months ay 5,242. Sa 2 years naman po nito ay 3,158. And then sa 3 years, 2,464. So yan na lang po yung monthly niya. Rebates pa po yan ng 200 pesos mga idol kung maga po tayo magbayad. So sa mga freebies naman po nito, meron po silang free helmet, jersey, TPL insurance, and then 3 years LTO registration para sa mga bagong kuha natin ng motor. Bakit nga po Honda XRM motard yung kukunin nating motor? Unang-una kasi dyan yung design niya, mas maganda. And then yung brake niya sa harapan, tapos sa likod, naka dual disc brake na po ito. And then naka mags na rin po ito. And then yung tire niya pang street, pang highway, okay na okay ito. Napaka-smooth nito sa highway. Pwede pang banking, okay na okay ito mga idol. Pero kung sa highway mga idol, mas madulas to. Itong DSX natin. Ito kung gagamitin natin sa semi-offroad, maulan, luging-lugi ito si motard. Kasi madulas po talaga yung bilog na tire. Yan. Pero pwede naman kayo mag-convert sa ano, ganitong tire, dual sport. So pinakaiba lang naman po talaga nila yung tire tapos yung rim. 78,000 po ang spot cash nito. Pagdating naman dito sa motard natin ay 78,000. So almost 2,000 lang din naman yung difference. Para sa akin mas paangas pa rin itong motard. Pero kung pang bundok, pang bukid, okay na okay itong DSX natin. So ang down payment po nito 5,000. Ang spot cash po nito 76,000. Ang down payment naman nito ay 5,000. Sa 1 year, 7,561. Sa 2 years naman po, 4,519. Sa 3 years naman po nito, 3,505. Rebates pa po yan ng 200 pesos. So yun po mga idol, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment na lang po sa comment section ng ating video. Marami po tayong motor dito na pwede nating price update natin. So comment nyo na lang po mga idol kung may mga request po kayo na motor na gusto nating i-inquire tapos price update natin.
So ayan, comment nyo na lang po sa comment section mga idol. So yun, hanggang sa muli, Chris Ride Moto Vlog, ride safe po tayo palagi. Please like and subscribe mga idol para marami pa po tayong video na ma-upload. Ride safe and God bless you all. Thank you.